Hello, hello mga mamis na mga positive ng mga buntis na mga mami. Yes, kayo po ngayon, meron po tayong Boodle Finds mga mamis. Ito, kung nakikita nyo, baby bottle warmer, and yan po, napakaganda po niyan. Murang-mura para sa ating mga positive na mga mami. Ayan, kung nakikita nyo po yan, ayan po yung unboxing ko. Actually, binili ko pa po yan nung buntis pa po ako. Syempre, dapat tayo mga mamis na mga positive, dapat habang wala pa si baby, bibili na tayo ng mga gamit in case nakakailanganin po natin. Lalong-lalo na if magbe-breastfeed po tayo. Lalo sa panahon nga ngayon, pandemic pa rin tayo. Syempre, at napakamahal na nga ng mga bilihin, kailangan natin ng mga bagay, ng mga gamit na kahit affordable siya, is very effective naman po siya. Ayan po, kung napapansin nyo, yan, meron na po siyang, ang tawag dyan, bottle. Tapos, meron siyang mga, hindi ko alam po anong pong tawag dyan, pero, yan po yung pang pump. Yan po ang tinatawag na pambansang breast pump ng mga mami. Syempre, mga tayo, hindi natin afford yung mga Medela, yung mga, ano ba tawag yun? Basta meron pa po mga mamahaling brand na mga pangarap lang natin, pero hindi po talaga, kahit ano pong ano, hindi po talaga kakayanin. So, yan yung pangmasang real bobby. Hindi ko alam if anong tamang pronunciation yan, real bobby or real booby, pero yan nga po. Ayan, yung ginagamit ko. Mas maganda po, prefer ko po na gumamit po kayo ng power bank para makakilos din po kayo if saan yung pwestong gusto nyo. Kasi pag magpapump po kayo, mas maganda at mas effective if maganda po yung pwesto nyo. So ako, mas gumamit ako ng power bank, ayan, kesa isasaksak ko po siya. Ayan, napakadali lang siyang i-operate mga mami. Meron naman siyang manual. Mabilis lang po siya sundin. Ayan, kung nakikita nyo, ayan. Yung gumagalaw-galaw na yan, nagpa-pump na po siya. Nagsasak na po siya. Pero syempre, hindi ko pwede ipakita, di ba? Ayan, ang konti. First time ko po siyang gamitin. Yan, yung pump na yan. Konti pa lang. Syempre, gano'n naman lagi, di ba? Tapos mahirap. Mahirap sa umpisa, gano'n naman. Pero sa pag consistent naman ng pagpa-pump mo, eventually magiging okay. Ayan nga po ang aking iniinom, Milo with malunggay. Ayan, pampalami ng gatas. Ayan, tingnan nyo, habang tumatagal, lalong dumadami yan. Basta consistent yung pagpa-pump nyo. Ayan, tapos nakikita nyo, yellowish yan, di ba? Maraming pagka-yellowish. Ibig sabihin, sobrang rich ng gatas nyo. Ayan, unti-unti na siyang dumadami. Basta, keep on pumping lang mga mami, di ba? Ayan nga po pala ang gamit kong power bank. Hindi naman po siya battery yung mga mamis. Ayan, kita-kita naman si baby, di ba? Ayan, meron pa siyang mga ano-ano dyan. At ito naman po ang isa pang Boodle Real Bobby na rin pa rin tayo. Kasi syempre pang masa, Real Bobby Bottle Warmer. Kailangan din natin yan. Kasi di ba, mahal din yung bottle warmer na ano ba tawag yung sterilizer. Hindi ko po kasi talaga afford yung sterilizer. Syempre, pandemic, hindi ko pa afford yan. Ito, bumili rin ako ng Pigeon Soft Plus Peristalsis. Ganun. Peristaltic po pala ang tawag doon. So, ayan, yun nga po. Yun sa mga inclusion ng sa baby bottle warmer. Yun. Meron siyang adapter. Ayan. Yung nakikita niyo po. Ganyan lang po siya kaliit, pero okay naman po siya kaysa yung lagi po kayong magpapakulo sa kaserola. Sa akin mas okay po siya kasi since hindi naman po talaga ako nagba-bottle feeding, ayan, more on breastfeeding. So in case lang if ever na pumasok na po, ganyan lang po gagawin niyan. Ganyan lang po ang gagawin niyo, maglalagay lang po kayo ng tubig na hindi naman po siya punong-puno. Yan, parang sterilized. Kasi ang ginagawa ko na po dyan is tinatry ko na po si babying painumin siya ng milk ko, which is breast milk, para po masanay siya if ever na pumasok na po ako sa work. Ayan. Napakadali lang po niyang i-operate din mga mami. Pag real bobby talaga or real booby, hindi ko talaga alam kung anong tawag dyan. Pero ayan, napakadali siyang i-operate at mura lang siya. Parang nasa 600 something lang siya. Sa Lazada ko po siya nabili, yan. Kung nakikita nyo, meron siyang sterilized, warmer, tsaka warm milk, yan. Ginagawa ko dyan is nag-i-sterilize ako. Ang kasya po dyan is 2 bottles ng
pigeon, yung malaki, ayan, yung malapad, yung wide neck bottle ng pigeon. Ganyan lang po siya. Siguro, iiwanan nyo lang din po siya. Tapos, pag kumukulo-kulo na, ayan, kumukulo-kulo na siyang ganyan. Napakadali lang po niyang gamitin, mga mamis. Ayan, di ba, kung nakikita nyo. Ganyan lang siya. Very affordable, tapos lightweight po siya. Kung hindi nyo lang, ano ah, gustong mag init-init sa kaserola, kasi syempre, di ba, mas okay na rin yung ganyan. Ayan, di ba, mga mami, kumukulo-kulo na po siya. Actually, bumili talaga rin ako ng ganyan para in case na lumaki na si baby, meron po siyang ano, heat food. Diyan niyo po i-heat po yung pagkain niya pag kumakain na po siya, pag 6 months na po siya. Fridge, hindi sa frigider kasi brand pala yun ng ref. So, buksan po natin kung ano laman. Tcharam! Ang laman ay puro gatas. Ito talang inaipon ko. 1, Adam 1, Adam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nakaka-9 milk stash ko lang po ako. So, kailangan marami. Kailangan ko pa ng marami. So, ito, tatry muna natin to. Nabura na kasi. Mali kasi yung inano ko eh. Nilagay ko na bang marker. So, okay pala yung ball pen. Ayan, yung ball pen yung nilagay ko. So, marker, hindi maganda. Try natin tong buksan. Nilalagay po natin ito sa baba ng ref. Try natin pa dede kay Adam mamaya. Ah, yun lang laman ng ref. Lagyan natin dito sa... Lalagay natin to dito. Sa ibaba ng ref. Ito po ang breast milk ni Mama. Galing po sa freezer. Solid na po siya. Ito. Ang gagawin po natin ay melting. Saan ilalagay yan? Dito. Sa tubig. Tubig. At yung mamang sleep. Ito. A few inches later. Eto na po yung breast milk ni Mami. From solid to liquid. Ngayon na. Tapos. Okay. From the babago ng matter from solid to liquid. A few inches later. Liquid. From solid to liquid. Oh, di ba? Nagamit pa natin sa lesson ni Kuya yung gatas ni baby natin. So, if gusto niyo po yung mga product na pinakita ko, ilalagay ko na lang po sa description box yung kung ano po yung mga ginamit ko na product. So, yun na nga mga kapositive. Don't forget to like, share, comment, subscribe my YouTube channel, Josephine, where you can live, laugh, and love. Maraming salamat po. Bye-bye you. God bless po sa inyong lahat.